na nagbe-brilliant na din ako. Siguro ilang years na din. Lagi niyo itong nakikita talaga sa mga skincare na vlogs ko. Ito talaga yung ginagamit ko. Tagal ko na siyang magagamit. Tanungin niyo ako yung pinaka-favorite ko ngayon kapag sa loob ng bahay. So ayan guys, yun yung mga kaganapan kanina. Ayan, hindi na ako nakapag-vlog doon ng maayos. Pero okay na yun siguro. And medyo gutom na din kasi ako doon. So ayun, nakakuha na tayo sa bahay. And makikita nyo, puro balahibo ako ng aso, ng pusa. Dahil pinaliguan ko si Lexi. Paligo din ako ng pusa. Pinaliguan ko si Hannah kasi nakikipag-away siya sa pusa ng kapitbahay dito, pag-alagala. Iwan ko kanilang pusa yun, pero nakikipag-away siya doon kasi lalaki. Ganun daw pagka lalaki yung pusa, laging kagat-kagat, laging lagas yung balahibo. So, ang dumi-dumi niya kanina kaya pinaliguan ko at kakatas ko lang siyang paliguan. Tapos pinakain ko na din yung mga pusa and yun yung mga ganap natin ngayon. So ngayon ay Sunday and madami pa tayong kailangan gawin. May mga schoolworks tayo na deadline sa Tuesday. Tapos meron ding mga schoolworks na deadline bago mag-midterm exam. And this week, itong upcoming week, ito ay aming midterm examination. So, ayun, update ko kayo sa mga kaganapan, kung anong mga ka-update-update na kaganapan. And meron tayong guesting sa kumo mamayang 10:45 or 9:40. Ayun, mamayang 9:40. So, sa lahat ko na nagkukumo, you can follow me. Andyan po yung link sa baba. And talagay ko na lang din dito yung username ko sa kumo para ma-follow nyo ako at magkantahan tayo sa kumo. Basta kung ano-ano na din yung ginagamit ko ngayon. Pero I think okay naman siya. So, ayun na nga guys. Welcome back again to my video. So, ayun guys. Welcome back. Aras lang nating maligo. And wala pa akong ginagawang skincare. Hindi pa ako naglalagay ng kung ano-ano. And ang pinanghilamos ko lang kanina. So, ito yung ating updated skincare 2022. Ang ating updated skincare routine. So, ang pinanghilamos ko lang is itong Brilliant Skin Tomato Essentials Tomato Micro Exfoliating Soap. So ito lang yung ginagamit ko guys. This is not a sponsored video, pero ito talaga yung ginagamit ko ngayon. So siguro mga one week na siyang ginagamit and okay naman siya so far. And patitiwala naman ako sa Brilliant kasi dati nagbe-brilliant na din ako. Siguro ilang years na din, 3 or 4. And wala na naman, hindi naman, okay naman yung effect niya sa Brilliant, baka naman po. So, ito talaga, ito yung tinry ko and so far so good naman siya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung rejuvenating soap kasi masyado yung masyadong ma ano yun,
matapang. So ito, medyo duwag siya ng konti. Tapos naman, after kong maghilamos, ang ginagawa ko is, kumukuha lang ako ng cotton pads. And this is the toner that I'm using. Lagi nyo itong nakikita talaga sa mga skincare na vlogs ko. Ito talaga yung ginagamit ko. Simula pa nung una, ito talaga. The Acne Solutions ng Celitech. Ito, Acne Solutions. And ito talaga, ito lang yung parang pinaka nag-match sa skin ko na toner. Pero dati hindi naman ako nagganito. Simula lang nung senior high school, ayun. So nakahanap ako ng Celitech. So Celitech baka naman. So itong pong mga products na ipapakita ko sa inyo, hindi po ito sponsored. Ito talaga yung ginagamit ko personally and ito talaga yung mga products na hiyang yung skin ko. Kaya kung kayo, may mga products kayo na maitry, comment down below kung ganun din ba yung effect sa inyo, kung hiyang din kayo sa product na mga pinakita ko or hindi. Para malaman din ng iba. And share some thoughts kung ano yung mga products na ginagamit sa mukha nyo para ma-achieve nyo yung skin. Ma-achieve nyo ang glass skin. Hindi, ma-achieve nyo yung skin na gusto nyo. O, kasi okay na to. Minimaintain ko na lang siya kasi ayoko na ng talagang namumutok yung mga tigyawat natin. So, pag feeling mo may patubo kang pimples, dun mo siya tagalan. Dun mo tagalan yung... Diba? Nag-i-enjoy ako. So, sinasama ko yun lahat. Yes. So, after nung face, sinasama ko din talaga to. So, yan lang ang ating skincare routine. So, simula nung senior high school, lagi na talaga akong bumiwili ng mga pang skincare ko. And nagtatry din ako ng ibang mga products na sa tingin ko hihiyang dun sa skin ko. And so ito yung mga products. Ito bagong try ko lang to eh. Almost a week lang ako nag-try nito. Kasi naubos na yung soap na ginagamit ko. So yung previous soap na ginamit ko is yung Kojic lang. Yung anti-aging ng Kojic. Pero ngayon, ito. Feeling ko, ito na yung lagi kong gagamitin. Ano lang to, 80 pesos ko lang siya nabili. Isang malakas. So, hinati ko siya sa tatlo para hindi siya mabilis maubos. Tipid tips. Ganun lang. Because after nung toner, pagkagabi, ang ginagawa ko, ito. Hindi ko alam yung coincidence. Kasi, tinry ko lang din to and ito na yung ginamit ko. Dati hindi ito yung ginagamit ko. Ano daw? So, ito na yung ginamit ko. Yung Brilliant Skin X Skin Fit ng Jeju Aloe Ice. Ice Jeju Aloe plus green tea. Ewan ko kung ba't pangalawang ano nga to, pangalawang tab ko na to. So matagal ko siyang maubos, siguro months din yun bago ako bumili ng panibago. One, ano lang yata to, 180, hindi ko sure. Basta ganun, 200 below lang siya. And matagal ko na siyang magagamit. So dati ang ginagamit ko is sa Fresh Skin Lab, pero ngayon, nung na-try ko to, ito na yung mas okay to sa akin. Kasi parang hindi ka nag-oily. So, okay din naman yung isa. Pero ito yung laging available. Kaya ito na yung binili ko. And okay din naman siya na gamitin. So, Brilliant Skin baka naman. Lagi ko nga binibida yung Brilliant Skin sa mga vlog ko. Lagi ko na din yung mga products na na-try. Pati yung sunblock, ganun. Pero ngayon, iba-iba na talaga yung ginagamit ko. So, let's apply. Ganun lang tuwing gabi yung ano ko. Pero pag umaga, sunblock yung nilalagay ko, hindi yung moisturizer. Pero pagka umaga naman, hindi na ako naglalagay ng moisturizer. Ano na lang, sunblock, sunscreen, ganun. Depende, pag lalabas ako, sunblock yung nilalagay ko. Pag sa bahay lang, pag hindi ako tinatamad, sunscreen yung nilalagay ko. So magkaiba daw yun eh. Alam ko yung sunblock, para kang nakapayong yun. Tapos yung sunscreen, para ka daw... Parang filter siya ganun. Pero walang filter. Wala lang. Na-research ko lang yun. Ewan ko kung tama ba yun. Comment below. So sa mga nakakaalam dyan, comment nyo lang po sa baba. And then, after nun, ready na ako mag-livestream sa Kumu or sa TikTok. So pagka may mga Kumu kayo or TikTok, you can follow me. Arvin Kenneth lang yung aking username. And lalagay ko lang dyan sa baba. Naandyan lang yun. Hanapin nyo. And then, bago ako matulog, naghilamos ulit ako using this one, yung tomato micro exfoliating soap ng Brilliant Skin, and eto ulit moisturizer, and eto din, eto pala muna bago moisturizer. Tapos sinasamahan ko nitong OxyCure Acne Clear Powder Mud,
And nabudol lang din tayo kaya napabili tayo nito. Pero I think effective naman siya. Nilagay ko siya sa mga dark spots na ganyan. Ito, itong pimples na yan, hindi na siya tumuloy. Pero noon, parang nakaumbok na siyang ganun. Pero nung nilagyan ko, hindi siya tumuloy. And nilagyan ko din yung mga dark spots. Nilagyan ko yung mga dark spots. And ewan ko kung nagla-lighten ba siya. Pero feeling ko nagla-lighten naman siya ng konti. Pero hindi naman siya agad-agad overnight magla-lighten. And, pero yung ano, yung pimples, talagang na ano siya, na hindi siya tumutuloy. So, if you wanna buy, madami kayong mahanap. Meron sa Shopee, meron sa kung saan-saan, sa mga drugstores, ganyan. Tama ba? Drugstores. So, yun. Yun lang yung skin, ano ko, skincare na ginagawa, ritual. Ay, wait lang pala, meron pa isa. So, pagka naman feeling ko is parang sobrang na-expose yung skin ko. Wow, sana all. Sana. Sobrang na-expose. Gumagamit ako ng St. Ives na scrub. Ito, ewan ko, nakita ko lang ito eh. Tapos wala, binili ko. Tinry ko lang. So, ito, siguro gumagamit ako nito twice a week. So, minsan once a week lang pagka tinatamad ako. Pero pagka yung trip na trip ko mag-skincare, ito yung ginagamit ko. So, baka naman, hindi po ito sponsored. So, baka gusto niyo po mag-sponsor. Pwede naman. So, ito, pagka feeling ko sobrang pagod na nung mukha ko. Ito yung, ano ko, tuwing gabi lang. Hindi ako nag-scrub ng umaga. Tuwing gabi lang siya. And then, ito yung ginagamit kong sunblock na sinasabi ko sa inyo. This from Fresh Skin Lab, SPF 50 PA++. Fresh Skin Lab. Ito talaga yung pinakagusto kong sunblock. Siguro simula first year college ako, ito na yung ginagamit ko. Pero lagi siyang out of stock sa mga bilihan. Pero may ma-order naman kayo online. You can buy this one. And sobrang ano lang niya. Wala, masaya. Masaya. Pero pag nalabas lang, tsaka ako siya ginagamit. And pag trip ko lang gamitin sa bahay, kahit di ako lumalabas. Ayun. Pero sobrang ganda niya. And then, pagka naman yung, kunyari, umaga, tapos mag-stream ako, tapos medyo mainit, tanghali. Ano daw, umaga, tanghali. Medyo mainit, ito yung ginagamit ko. Yung tomato glass skin din. Ang Fresh Skin Lab din siya. Sabi ko naman sa inyo. Yun yung mga ginagamit ko lang. Brilliant, Fresh Skin Lab. Fresh Skin Lab and Celetec. Yan yung Oxycure. Ito, tinaray ko lang din to. So, yun yung mga... Doon lang umiikot yung skincare ko. Tsaka sa Kojic, yun. Yun lang yung mga brands. So, ayun. Hindi po ito sponsored. Ito lang talaga yung aking mga ginagamit. Ito, sobrang nagustuhan ko sobrang nagustuhan ko to kasi sobrang lightweight niya lang. And then, nabasa ko lang nung after gumamit ako nito ng matagal natin. Nabasa ko, meron siyang ano, blue light protection. Kaya ginagawa ko. Pagka nag-stream ako, ito yung ginagamit ko. Pagka nag-stream ako ng umaga. Yung umaga pa. Kasi diba, lang nung maglagay tayo nito ng gabi. So, yun. So, isa pa, yung Belo. Hindi pa din siya ubos. So, eto. Ayan. Eto, tinry ko lang din. And, hindi ko siya... Nung una, ano, gustong-gusto ko siyang gamitin. And then, nung tumagal na, parang nalalagkitan na ako. Ewan ko ba, sobrang ano niya. Sobrang... Biglang nag-sunblock review na. Sobrang nag... Hindi siya pwede pagka sobrang init. Pero, pagka yung malamig yung panahon, siguro pwede. Di ba meron naman nun? Kunyari, maano yung sikat ng araw, pero malamig yung panahon. So, eto, I go for this. So, hindi pa siya ubos. Feeling ko may 1/4 pa. Ayun, no? Ito yung gamit na gamit. So, parang ito din siya. Parang ito siya. Pero iba sila ng texture. Ang texture nito is parang gel siya. Kasi nga sand gel. Ito yung gamit na gamit, oh. Kasi ito yung pag lumalabas ako. Ito yung sa katawan na ginagamit ko. Kasi nga, sinesave ko to para sa mukha. Pero pagka yung sobrang init, ito yung ginagamit ko talaga. Itong sand gel naman. Actually, parang magka-presyo lang sila nitong dalawa. SPF 50 din siya. And fast absorbing siya talaga. Ganito yung consistency niya. Tanyo. Paglagay mo dyan, parang dumudulas siya. Ganyan. Tapos itong isa naman, itong serum sunscreen. Parang siyang puti talaga siya. Ganyan. Puti siya. Tapos mabilis lang din siya. Sobrang gaan niya lang. Sobrang gaan niyang gamitin. Tatanungin niyo ako yung pinaka-favorite ko ngayon kapag sa loob ng bahay. Ito. Ito. So, madami kayong mabibili niyan. Online ko. Actually, ito.
sa online ko lang binili lahat. Ito lang yung binili ko talaga sa mismong bilihan. Then ito, pagka yung lumalabas talaga ako ng bahay. And then ito, parang kumbaga, ito parang hindi ko feel kasi nga gel type siya. Feeling ko walang protection. Pero meron, syempre nakalagay dyan. Ibig sabihin meron yun. And, pero mas trip ko itong gamitin kasi ito parang may nakalagay. Pero ito, wala talagang feeling. Parang, so ayun, kung gusto niyo yung parang walang feeling kapag nilagay nyo, go for this one. And pagka naman gusto niyo yung parang feeling nyo na may nilagay kayo, ito. Pero hindi naman to kabigatan. I mean, hindi siya kabigatan sa mukha or sa katawan. And ayan, ito lang. Basta ito, patayuin nyo lang siya na mabuti bago kayo lumabas. Tapos ito naman, para talagang wala kayo nilagay, ang bilis niya ma-absorb. So yun, ito yung apat na skincare na brand na ginagamit ko. So mag-thumbnail nga tayo. So ayan guys, yun yung mga skincare products na ginagamit ko. And kung interesado kayo, pwede nyo i-try. And disclaimer lang, hindi ako expert, hindi ako dermatologist para malaman kung ano ba yung mga products na hiyang sa inyo or hindi. So, ano lang, anong tawag doon? Kumbaga, try at your own risk. And, ayun, hanapin nyo lang yung mga products na sa tingin nyo ay okay sa skin nyo. And pag hindi siya okay, pag feel nyo hindi siya okay, itigil nyo and mag-consult kayo ng dermatologist kasi mas maganda talaga na mag-consult kayo ng mga expert para mapangalagaan nyo yung skin nyo. And so, ayun lang. If you have questions, you can comment dyan sa baba kung saan nabili, kung ano. Basta kung may mga katanungan kayo and sasagutin natin yan. Tapos, kung ano ba yung mga products na recommended nyo para sa iba. So I'm interested to know yung mga products na nag-work sa inyo at yung mga products na hindi nag-work sa inyo. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyong gumamit or mag-try ng ibang product. Pero, madami ding mga tao na nahahanap talaga nila yung product na best sa skin nila. Pero, syempre, best pa rin na mag-consult tayo ng dermatologist, ng mga experts para sure na sure, diba? So, yun lang, guys. Sa lahat ng mga nakaka-experience ng acne breakouts, ng mga madaming mga kung ano-ano sa kanila mga mukha, is balang araw ay mawawala din yan lahat. Mawawala din yan. And alam nyo, hindi naman kasi talaga may iwasan yung mga pimples. Ang magagawa lang natin is to, ano ba, parang pag nagkaroon kayo, is ang magagawa lang natin is to treat them. And ayun nga, consult an expert. Pero sa case ko kasi, hindi ako nag-consult na expert. And kung ano-ano lang yung mga products na tinry ko. And nag-work naman sila, I think. Kung makikita nyo talaga yung mukha ko dati. Basta, yan. Lagi kasi nasabi sa mga skincare vlogs ko yun. Pero, ayun. Okay na, contented naman na ako. Mini-maintain ko lang siya. Para hindi na bumalik dun sa dati. Pero alam nyo, tumutubo pa din yung mga pimples ko. Dito, minsan dito. Ayun, pero, tas, mayroon din pa unti-unti dyan. So, lalo sa ilong, mayroon. Doon ako madalas sa ilong and sa mga ganito. Pero dito, thank God, wala naman. So, ayan, mga ganyan. Yung mga itim-itim na yan, tiniris ko yan kasi mayroon silang blackheads na para bang yung open sila na blackheads. Tapos sa ilong din, nagtitiris din ako. Pero wag niyong gagawin yan dahil maglilip siya ng mark. Lalo na kung hindi kayo maalam na magtiris. Ako hindi naman ako maalam. Kaya nag-dress lang ako. Ano lang ako, based on experience, yun lang yung mga ginagawa ko. Pag alam ko na parang, ay maglilip siya ng mark pag tinuloy ko, hindi ko na siya tinutuloy. Pero, dapat pag ganun, tinutuloy. Ano daw? Hindi kasi pagka hindi mo daw tinuloy, parang, naman ko makaklag ba yung tawag doon? Basta, yun. So kung may mga katanungan kayo guys, comment nyo lang dyan sa baba. And hindi ko alam kung kailan ko yung ma-edit ang video na ito. Dahil isang biglaang vlog lang ulit to. And ayun, ewan ko kung yung ma-film ko pa yung mga gagawin ko mamaya kasi sasabak tayo sa gera dahil tayo gagawa ng modules. Pero sa Tuesday pa yung deadline nun, gusto ko lang na mas maaga ko siyang matapos para less stress kasi exam week na bukas. Simula bukas, Monday hanggang Friday. So afternoon siguro, tsaka ko lang yung ito ma-edit. And then, ayun, malapit na mag-face-to-face. Mag-start na yata ng face-to-face classes yung mga second year.
And kami na yung sunod doon, I think. And kukunin namin yung mga lab subjects namin para makapag ano kami, makakuha kami ng license, kasi hindi kami makakakuha ng license kapag hindi namin na-take yung mga subjects na yun, kapag hindi kami nakapag OJT. And let us hope for the better para magtuloy-tuloy na yung, kumbaga mawala na yung COVID and bumalik na sa dati yung lahat. So, alam ko na mahirap talaga yung online classes. So, pilitin natin na maging motivated para ipagpatuloy yung online classes. Kasi ako, alam nyo, talagang nawawala na ako ng gana. Kasi nga, siguro sa tingin ko, wala yung hands-on na dapat talaga para sa ating lahat. Diba? Parang mas nakaka-enjoy siya. Kasi, nagagawa mo siya ng actual. Kesa dun sa nandito lang tayo nakaupo and kung ano-ano lang. I mean, nakaupo and sulat-sulat, gawa-gawa, type-type lang, ganun. So, ayun, yun lang yung masasabi ko. Sana maging okay na lahat. And sana kayo, sana okay lang kayo, guys. And if you have questions regarding kung saan man, lalo sa course na tinitake nating lahat, you can comment it down below. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos, skincare videos, pwedeng-pwede niya i-comment sa baba, guys. And hindi ko alam kung paano i-end yung vlog na to. Pero pagka may kadugsong pa to, ibig sabihin, nag-vlog ako. Pag wala, edi wala. So, ayun, kita-kita na tayo mamaya or bukas. Or see you guys again on my next video. Hindi ko alam. Ayun, thank you guys for watching. Ayun, stay safe.